Good day, it's me Bea and welcome again to my channel. United Auctioners Army puspusan ang kanilang training kasama si Condotta para talunin lamang ang Cherry Tigo crossovers. At Cherry Tigo hindi hahayaang madungisan ang kanilang pagiging top 1 sa standings. At dalawang team na ito ay bibigyan po natin ng preview. Kaya bago ang lahat, huwag po ninyong kalimutan mag-like, comment and subscribe and pahit na notification bell for more updates about sa volleyball dito sa Pilipinas. Unahin na natin na bigyan ng preview ang United Auctioners Army. Makikita nga natin na ang United Auctioners Army ay nasa panghuling spot sa standing sa PBL ngayong conference na ito. At mahahalata po natin na medyo humina po ang kanilang depensa at kahit ang opensa kumpara sa mga nakaraang conference sa PBL. Hindi rin masyadong aktibo ang kanilang import na si Laura Condotta. Kung mapapansin po natin nung mga nakaraang laban nila ay parang laging bantay sarado ang kanilang import dahil nga sa kulang ito sa height kumpara sa ibang import ng ibang koponan. Ngunit kahit papano ay nagpagbibigay din ito ng mga punto sa kanyang koponan na United Auctioners Army. Hindi rin natin masyadong ramdam ang presensya ni Jubilin Gonzaga sa team na United Auctioners. Alam naman natin na sina Bunag, Balse, Paran, Gutierrez at kahit si Jubilin Gonzaga ay mga veterano na pagdating sa volleyball. At bigyan naman po natin ng preview ang team ng Cherry Tigo crossovers. Panay advantage nga ang maririnig niyo about sa preview ng team na ito. Dahil nga simula't simula pa ng conference na ito ay maganda na ang pinakita ng team na ito. Ikinabiglangan ng lahat ang pagiging dark horse ng team na ito ngayong conference na ito. Dahil nga mapahanggang ngayon ay undefeated pa rito katulad ng sa Creamline Cool Smashers pagdating sa standings. Ito ay sa pangunguna ni Paat Charapon na tinatawag nila na si Mylin Paat na isa nga sa pinakamaraming puntos na naiambag ngayon sa conference na ito. Samahan pa ng pangmalakasang import na si Elena V. Napakaganda rin ang ipinapakita ngayong laro, especially ng last laro nila ng Cherry Tigo na si AJ Laure. At andyan din ang nasa number 1 na middle blocker pagdating sa spiking na si Karandang. Hindi pa full power ito dahil po minsan lang po ipasok itong si Adorador na alam naman natin na malakas din pumalo. At ito nga ang labanan ng top versus bottom sa standings. At ngayon naman po ay bigyan po natin ng review ang dalawang team na ito at ibibigay ko po ang aking opinion kung sino nga ba ang lamang sa laban na ito. For me ay napakalaking chance po na mananalo ulit ang Cherry Tigo crossovers kontra sa United Auctioners Army dahil sa mga past performance nito. At kailangan din mag-step up ng United Auctioners Army lalong-lalo na sa depensa nila at lalo pa sa opensa dahil dapat tulungan po ang import nila dahil hindi masyadong nakakapagbibigay ng punto sa kanilang koponan. Dahil nga sa pag-iinsayo nila ng mga nakarang araw ay baka bumago po ang kanilang laro sa ngayon. Kaya atin lamang po pakakaabangan ang laro nila second game 5:30 PM ngayong araw. Kaya guys, sa tingin nyo makayanan kaya ng United Auctioners Army ang nasa number 1 spot na Cherry Tigo crossovers? I-comment na yan and don't forget to like and subscribe and pahit ang notification bell for more updates about sa volleyball. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Babush!